magandang gabi po sa inyo lahat dyan po. Ngayon po ay magwa-wiring tayo ng ating incubator gamit ang STC-1000. Kung paano po siya i-set up dito po sa Styrobox incubator. So, yung binili ko pong STC-1000, ito po siya. 220 volt po siya. Ayan. Pag bumili kayo nito, hanapin nyo na yung 220 volts para direct siya sa 220, hindi na tayo gagamit ng adapter. At kung bago ka pa pala sa aking channel, huwag mo palang kalimutan mag-subscribe, mag-like, at huwag mo rin kalimutan mag-comments kung maitatanong ka at sasagutin natin yan. So, ito yung STC-1000. So, kung mapapansin nyo is, meron na siya dito nakasulat na numbering. 1, 2, power supply, 3, 4, sensor, 5, 6, heating, 7, 8, cooling. So, yung gagamitin natin dito, yung 1, 2, 3, yan yung power supply. Tsaka yung heating, yung 5, 6. So, pag bumili kayo nito, may instruction na hindi kayo malilito. So, yung gagawin natin dito ngayon is kung paano siya ipapower up. So, papower up natin siya. So ngayon dito tayo, ito yung incubator ko na ginagamit. So ngayon wala akong may inload sa incubator. So ito muna yung gagamitin natin as a tutorial, yung laman nito. So dito sa ating STC-1000, yan po, kung napansin nyo, kung mapapansin nyo po, ayan po. Wala po ba? Okay. Ayan, kung mapapansin nyo po, ayan po siya. Okay. So, ubuksan natin siya dito. So, ito yung laman niya. Ayan. Ayan, labo mo. Ayan. So, ito siya. Ayan. So, yung gagawin natin dito is sensor muna tayo. Ito yung sensor niya. So, sa sensor is gagamit tayo nito. So, yung sensor niya is ito. So, yung sensor niya is 3-4. Number 3 at saka 4. Hanapin nyo lang po yan. Yan po yung sensor niya. So, maglalagay ito dito is ilulos nyo lang yung thread nito. Okay. So, dito ilulos mo lang yung dito niya na thread para mailagay mo yung ano niya. So, ikutin lang natin to. Kabilaan. Tapos, makita mo yung ulo ng sensor niya is ganito na yan. Kahit magkabaliktad yung ilagay mo dyan, kahit ito yung sa 3, ito yung sa 4, walang problema dyan, sensor mo lang po ito. So, 3, 4, ito po yun sa, ito kasing 1, 2, ito yung 3, 4. Yan, pasok mo lang. Pasok mo lang at saka higpitan. Yan, isa. Tapos, ito pa yung isa. So, pag bumili po kayo nito ng STC-1000, pwede po kayo nito makabili sa Shopee at saka sa Lazada. So, kailangan tingnan nyo yung seller at saka yung mga comments kasi baka mabintahan kayo na pike. So, yun na. Higpit na. Ngayon, yung gagawin natin is saksakan para dito sa 1 and 2. Pa-power natin yan. So, madali lang po pag mag-set up nitong STC-1000. So, ganito. Dito yan, ilalagay natin sa 1 at saka 2. Okay? So, ito ay, ano muna natin to? Temporary. Kasi, may gagawin pa tayo dito mamaya.
So ayan. So ngayon, na-set up na natin yung 1 to power at saka yung sensor niya. Ngayon, sa heating natin, bali ito siya guys, yung walkback card pala. Yung kita nyo yung wire na red at saka black, ito na yung sa loob ng incubator natin na gagawin. Bali ito po yung aking incubator. So kung makikita nyo po yan, yan po yung incubator ko na ginagamit. So ngayon, tinanggal ko siya for video or tutorial purposes lang. So sa loob po niyan, nakadalawang layer po yan. So meron na po siyang fan. Yung fan ko po ito is 12 volts siya kasi maliit lang. 12 volts yung ginagamit ko. Pero malakas po ito siya kasi nasa... Ay, ilang watts ba ito? Nasa... 12 volts siya na... 0.2 ohms, so malaki siya, okay na rin ito. Tapos naglagay lang ako ng isang bulb. So bali, ito, wala na itong kinalaman dun sa STC natin kasi ito na siya. May sarili siyang adapter kasi 12 volts siya. So wala siyang kinalaman dito sa ating iwa-wire up. So ngayon, iwa-wire up natin yung heating element niya. Okay ba? So ngayon, ipa-power up na natin 'to. Oh, sorry. So kung makikita niyo po, meron po yung nakalagay diyan na paikot po dito sa ganito. 'Yan po yung linya. Pero wala pong power niyan pagdating dito sa heating niya. Wala po siyang power niyan kasi switch lang yung dito. So pag ipinasok natin dito yung linya ng ating ilaw sa heating natin, ipapasok natin ito yung dalawa, wala po siyang, wala pong mangyayari dyan na mag-iilaw siya o kaya mamamatay siya kasi ito, switching. So, wala siyang sariling power. So, para magkaroon siya ng sariling supply ito, yung iba, nilalagay yung isa dito, tapos, naglalagay sila sa saksakan. So, yung gagawin naman natin, para isa lang saksakan yung gagamitin natin. So, from 5, magja-jumper tayo papuntang 2 na isang linya. So 5 papuntang 2. Magja-jumper tayo. So lalagay natin dito yung ito. Ito yung wire. Yung gagamitin natin pang jumper. So lalagay natin dito. Kailangan pala tingnan nyo na hindi magka ano yung mga wire dyan para hindi tayo sasabog. Pag na, ano, kasi minsan nagsishort to. So, yan na. Tapos, ilalagay natin sa to. Yung to, tanggalin muna natin. Okay. So, pagdikitin lang natin to yung dalawa na to. Ito. Yan. Yan. Tapos, ibabalik natin dito sa to. Kung saan natin siya tinanggal. Ingat pala to kayo guys pag mag-wiring kayo. Kailangan tingnan nyo na walang nakausli na mga wire katulad nito. So, yan na. Okay, ganito para makita. Okay. So, from... Okay, mahaba ito. From 5, pumunta tayo ng 2. Okay. So, ngayon, yung gagawin natin dito para dito sa ating ganito, yung isang linya kahit anong kulay dyan kasi ito 20 naman ito, papasok natin dito sa number 6. Okay, sa number 6 para magkaroon siya ng power. Tapos yung isa nito ilalagay natin sa number 1. Okay, so yung gagawin natin, ito yung itim, ipapasok natin sa siya number 6. Tapos yung pula ilalagay natin sa number 1. Okay, so number 6. Okay, tanggalin natin. Ay, baka nakaos dito. Siguraduhin nyo pala guys na yung mga wire nito hindi siya nakakalabas para iwas disgrasya. Kasi minsan pag nagalaw mo ito, baka mag-short circuit siya. So,
pasok natin. Ganyan. So ngayon, meron na siyang power. Ngayon dito naman ilalagay natin sa 1. Saan ba yung 1? Ito natanggal kasi tinanggal ko na kanina. Yung 1, yan, ilalagay natin diyan. So, pagsamahin lang natin ito. Okay. Kailangan lahat na wire is ganito, walang naka. Nasubukan muna natin kung kasya siya. Okay. Lugaan natin dito sa sawan. Tapos, masa. So, nakalabas yung wire. Kailangan nating putulin to. Sandali lang, puputulin natin. So, babawasan natin. Kunting lang. Kasi wala. Place. So, okay. So, ngayon, papasok natin siya sa number 1. Number 1. Tapos, yan. Tapos guys, tingnan nyo talaga dito. Mukhang hindi siya nakapasok. Maigi. Kailangan ipasok siya maigi. Ito kasi parang hinihila pa ito. Yan. So, ito na siya. Okay. Okay. Galanga. Ito na siya. Ito yung power supply natin. So 1 2 power supply. Tapos nag-jump tayo ng isa. Ito yung isa na ginap natin from number 6 to number 2. Number 5 to number 2. Tapos yung isang linya dito sa heating natin, yung 6, ito yan. Direct na dito yan sa ilaw sa baba. So, makikita nyo yan. Ginawa ko na lang itong pula at saka blue para hindi mahirap kasi puti yung main source natin. So, nilagay natin dito sa 1. Bali, yung dalawang puti nito guys, ito yung power na galing sa saksakan, pupunta isa sa 6. Yan, na heating. So, nakita nyo ba? Ganito. Kailangan hindi sila magkadikit dito sa baba. Okay? So, yan. Yung gagawin ngayon natin is lalagay natin ito. Mabalik. Huwag na. Ipapower up natin siya. Yung ating STC-1000. So, power up natin. Sasaksak na siya natin kung gagana siya. O, yun. Yun, umilaw sa baba yung ating incubator. Yan. Yan. Okay. Sandi ka lang. Iurong natin dito. Okay guys, yan na yung ano natin, ay pagsaksak natin kanina. So ngayon, sa pagset po ng STC-1000, yan, gumagana na siyang heating. Press S. Long press mo lang ng ilang seconds. Yan, lalabas siya ng F1. Yung F1 nito is porto. Okay. Yung F1 nito, ito yung degrees kung saan siya hanggang saan yung init niya. So, sinet ko is 37.9. Okay, ulit. F1. Yan, 37.9. Ngayon, pag gusto mo palitan, long press mo yung S, tapos ito, pindutin mo. Kaya ito. So, babalik natin doon. 37.9 siya. So, yan yung pinakamataas niya na init at kung saan mamamatay yung ilaw natin, yung heating natin. So, yung the rest is another. Press ulit. So, baba pa. F1. F2. Yung F2 natin is naka 0.6 siya. Yung 0.6, yan po yung, yung 6 po, yan po yung bilang na kung saan siya mamatay. So, 37.9 9 10 9 9 8 7 6. Nasa 37.3 siya bago mag iilaw na naman siya. Pag bumaba siya ng 37.3, iilaw siya. So may apat po kasi itong settings yung ating STC-1000. Sa F4 natin, hindi natin gagalawin dyan, nakamaintain yan sa 0 kasi hindi naman natin kailangan yan. So, yung next natin is, ayaw pa.
Okay, ito. Yung F4 natin kanina. So, yung F3. Yung F3 natin, yan, nakalagay lang dyan sa 1. 1 na po yan. Kung ano po dyan, kasi cooling ito. Kung ano dyan yung nakalagay dyan, huwag nyo nang gagalawin kasi hindi niya kailangan. Yung kailangan natin, kung saan yung sa heating, yun yung gagalawin natin. So, ganyan yung pag-setup ng HTC 1000. So, ngayon, antayin natin kung talagang gagana siya sa sinet natin na ilaw doon. So, antayin natin. So, okay, 37.6. Ah, 36.6 na siya ngayon. Antayin natin sa pinakamataas na ilaw. Kung hanggang saan siya talaga aabot. So, ito guys, yung sa fan, sasaksak na lang natin to para mabilis mag-rotate yung init dun sa loob. So, yan yung forma ng ating aquarium. Yun, namatay na siya. 37.9. Yun, namatay siya. May allowance yan siya na minsan umabot siya ng 38.1, 38.2. So, ngayon, dyan siya sa 38.1. Antayin natin siya bababa kung saan. Nasa 37.3. Babalik yung ilaw. Magsisindi ulit yung ilaw. So, suggest ko pag bumili kayo ng HTC 1000, hanapin nyo yung nakalagay na prepared o kaya guaranteed doon sa mga seller. Tingnan nyo rin yung mga comments kasi minsan merong pike tayo na mabibili. Kala natin mura. Yung pala, mapapamura kapag dumating kasi pangit yung nabili mo na HTC 1000. So, yan. 37.3, babalik yung power ng ating incubator. Yun. So, yan po yung pag-setup ng HTC 1000. So, ito po yung kanyang power. Yan. Kung makikita nyo. At saka ito, tinatakpan pala ito nito. Yung takip nyo nito. Para hindi nyo magagalaw. Okay. So, ito guys yung ginawa ko na ano muna. Yung aking in-example sa inyo. Pero yung totoo niyan kung saan nakalagay yung HTC 1000 kasi ito yung ginagamit ko dito yung maliit na thermostat. So, ayan siya yung isang incubator. Automatic po ito na ginagawa ko po. So, ito po siya. Kumpleto na rin po ito. Yung ano ko lang po dito sa susunod ko po na video, ipipinish ko po ito. Yan, HTC 1000 dyan yung kakonect. Yan, kumpleto na po ito sa gamit pati yung sinner timer. Yung kulang lang po dito sa akin yung tinatawag natin na yung aluminum na bakal kasi nagkaroon po dito ng lockdown ngayon sa amin. So hindi ako makapunta ng Katiklan para makabili. So yan yung aking project na automatic na incubator. Ito kasi sa manual ko ito ginagamit. Pero ito yung hatching rate nito 100% din. So, walang konti lang yung palya dito. Basta yung yung itlog is filter talaga. So, yan lang po yung ma-share ko po sa inyo kung paano i-wire up yung HTC 1000. So, kung may tanong po kayo, huwag nyo pong kalimutan mag-comment yan sa baba. Yan. Maraming salamat.